And around 11 PM is snack time. Dapat talaga wala nang snacks time kung ayaw kong tumaba. Pero maging adult, no? Ganito pala yung maging adult. Hi! Hey guys, I'm back! I know na sobrang tagal tayong hindi nakita. Anyways, nandito ako para i-share sa inyo yung cost of living dito sa Thailand. So 2 years ago, I made this video about cost of living here in Thailand. And I know na marami sa inyo na gusto yung mga ganitong content. So kaya naman, nag-decide akong gumawa ng part 2 o yung updated version nito. So start muna tayo sa rent. Ang rent ko sa room na to is 7,000 baht. And yung average ko naman sa electricity bill is mga nasa 800 baht. And around 100 baht naman sa tubig. So kapag tinotal mo, umaabot din siya ng almost 8,000 monthly. Studio type lang tong room ko na to. Siguro mga nasa 30 square meter. Hindi naman siya ganun kalaki, pero there's balcony, some furnitures, kaya ng 2 working tables na to, may 2 chairs, may closet, personal wifi, may fridge and microwave, may mini kitchen din ako, bathroom din of course. Meron din kaming basic facilities like gym, lobby and laundry room. And malapit lang kami sa BTS station, like mga 5 minutes walk. So yeah, mga ganitong klaseng room yung makukuha mo sa 7,000 rent dito sa Bangkok. And okay na siya sa akin kasi hindi naman siya ganun kamahal and komportable naman ako kasi ako lang din naman mag-isa. By the way guys, may gusto lang muna akong i-share sa inyo bago tayo mag-proceed sa second one. I know, no, marami sa inyo ang nakapansin na bihira na lang talaga akong mag-upload ng video dito sa YouTube. Kasi sobrang busy ko lang talaga recently. I've been working so hard to support my family in the Philippines and syempre para na rin sa future ko. And dahil nga nagpapadala ako ng pera every month para supportahan yung pamilya ko sa Pilipinas, I was hoping na one day makakapagpadala ako ng pera na hindi na lumalabas ng bahay para pumunta sa bangko. Kasi sobrang hassle yun eh. Pero buti na lang, I discovered the D-Money. Isa tong international money transfer, so pwede ka magpadala sa mga loved ones mo kahit nasa Pilipinas man sila, sa US, UK, India, Japan, Australia, Germany, France, Italy, Singapore, Malaysia, and over 55 countries worldwide. D-Money has the cheapest rate compared sa mga other banks. And customer can save up to 10% while transferring with D-Money. And ang D-Money ay merong license with BOT. Kaya naman, feel confident and secured ka sa pagpapadala ng pera. Pwede ka magpadala anytime, anywhere. Since ang need mo lang naman is yung phone mo and yung kanilang app. To register, ang need mo lang naman gawin is i-fill up yung mga basic information mo and then may marireceive ka na email galing sa team nila asking for your passport or work permit na merong visa na hindi bababa sa 15 days. Para yun sa verification mo and after nun, pwede ka na magpadala. Ganun lang kasimple. Ang app nila ay merong multiple languages kaya ng Tagalog, English, Hindi, Japanese, and Burmese. So there's nothing to worry about. Meron din silang promotion na free transaction sa mga first time na magpapadala sa D-Money. And after nun, 125 baht lang per transaction for general public. And para naman sa magpapadala sa Pilipinas, is meron silang flat fee for only 69 baht. I know some of you might think na 125 baht is a little bit pricey, but the rate is only 125 baht kahit gaano pa kalaki yung papadala mo. And I guarantee na you will get the full amount within the next day. Like if you transfer today before 4 PM, then the receiver can get the money within the next day. Flash rate takes place very often, but with D-Money, you get the best rates. Bukod pa doon, merong biggest promotion going on din ang D-Money. And ang big price nito is Tesla. And many more prices with gold, iPhone, iPads, worth up to 3.5 million baht. Magpadala ka lang ng pera sa D-Money with minimum 1,000 baht to get a chance to win Tesla and more. Ganun lang kadali. Marami rin silang promotion sa buong taon para sa mga benefits yun ng mga customers nila. And gaya ng nabanggit ko kanina, ang unang padala mo sa D-Money ay free of charge. So if you have any questions, you can always contact their special customer service. And meron din silang flagship store to visit sa Sukhumvit Soi 8, right next to BTS Nana Station. So masisiguro mo talaga na safe, faster, reliable, and very convenient talaga. Especially for me kasi wala talaga akong time pumunta sa bangko every month. So thank you so much D-Money kasi you made my life so much easier. So guys, try nyo rin! Okay, next naman is food. 2 times a day lang ako kumakain with some snacks dahil nga sa schedule ng work ko. Bali, 1 PM na kasi ako nagigising guys and that's the time that I will have my lunch. And around 7 PM naman is yung dinner time ko. And around 11 PM is snack time. Dapat talaga wala nang snacks time kung ayaw kong tumaba. So yung meal ko is nasa 50 to 100 baht. Depende yun kasi hindi naman ako ganun ka-strict sa pag-budget when it comes to food. Pero kung gusto ko talaga makamura is meron din namang mga pagkain from 35 baht to 40 baht. Pero syempre hindi naman ako kakain ng ganung araw-araw, diba? Bihira lang din kasi ako magluto guys. So yung expenses ko sa pagkain is mga nagre-range siya ng 150 to 200 baht per day. Times 30 din mga nasa 6,000 baht din siya per month. So next naman is yung transportation. Bali, BTS ang ginagamit ko papunta sa work. And it cost me 47 baht per single ride plus 10 baht naman sa motor
motorbike. Although pwede ko naman siya lakarin, instead na mag-motorbike pa ako, kaso lagi akong late eh. And kapag pauwi naman, is wala na akong choice kundi mag-Grab or Bolt na lang. Kasi 2 AM na ako natatapos sa work ko eh. And yung pamasahe ko naman sa Bolt or Grab is nag-range siya ng 120 to 160 baht. So yung total ng pamasahe ko is nasa 177 baht to 217 baht per day. So times natin yun sa 26, kasi 26 days lang naman ako pumapasok sa isang buwan. So mga nasa 4,600 to 5,600. Pero average na lang yung kunin natin. So let's say mga nasa 5,000 baht din ang transportation ko monthly. Pero yung iba sa inyo mapapatanong na bakit hindi na lang kumuha ng kotse, ng motor, or hindi naman kaya lumipat na lang sa mas malapit para mas makasave ako, di ba? Okay, sige, uunahan ko na agad kayo. Bali, sa Sukhumvit nga pala ako nag-work, guys. Prompong to be exact. At sa mga hindi pa nakakalam, ang Sukhumvit area is parang Makati sa atin sa Pilipinas. Tama ba? Yun ang sabi nila eh. Pwede naman talaga akong kumuha ng kotse kung gugustuhin ko naman talaga. Kaso may dalawang problema. Una is, walang parking lot sa workplace ko. So kailangan ko maghanap at magbayad pa ng extra para lang makapag-park. Pangalawa is yung traffic jam. Kasi nga, rush hour na yung pasok ko sa work eh. Bali, start namin sa work is mga 5 to 6pm. So imagine mo yun, lahat ng tao nagsisiuwian. So grabe rin talaga yung traffic. Although pwede naman ako kumuha ng motor, kaso medyo nakakatakot lang talaga mag-drive ng motor dito sa Bangkok eh. Kasi nga, grabe yung road accidents nila dito. Ewan ko lang kung alam nyo. And kung lilipat naman ako is, sobrang mahal naman yung rent doon. So parang ganun din. Siguro mga 2 times sa rent ko na to. So parang hindi rin ako nakatipid. Pero siguro makakapag save ako ng time. But yeah, we'll see. Tingnan natin in the future. Okay, let's move on naman sa groceries. Like I said earlier, bihira lang talaga ako magluto. Kaya naman, mostly yung expenses ko sa groceries is napupunta lang sa toiletries, skincare, and this part medyo mahirap siyang i-compute kasi nga hindi ko naman talaga siya binabantayan. But I think mga nasa 1,500 din siya monthly. Okay, sa last part na tayo, and ito naman yung lifestyle na meron ako. So every once a week, kaming lumalabas ng girlfriend ko para kumain ng dinner. And yung dinner naming dalawa is nagre-range from 500 to 2,000 baht. Pero syempre, minsan half naman kami. Minsan treat ko, minsan treat niya. So I think mga nasa 3,000 baht din yung average ng dinner date namin monthly. Pagdating naman sa shopping, halos 1 to 2 times a month ako bumibili ng damit. Like pants, short, shoes, etc. And mostly, sa Uniqlo ako bumibili ng damit. Hindi ito sponsor, pero Uniqlo, open ako sa sponsor. Ito, Uniqlo itong suot ko. So I think mga nasa 1,500 baht din yung budget ko sa fashion. Mura na yun kasi isipin mo, 1,500 baht. Yung mga damit sa Uniqlo, like mga t-shirt, diba? Is mga ano lang siguro yun, 390, 500. So mga dalawa o tatlong t-shirt na yon. Pagdating naman sa internet, nagbabayad ako ng 480 baht per month. Okay na siya sa akin kasi may personal wifi naman ako dito sa room ko and ganun din sa work ko. So yeah, that's pretty much it. In case you guys are wondering bakit wala akong mga subscriptions gaya ng Netflix, etc. I mean, I used to have it before pero I realized na hindi ko dapat i-waste yung time ko kasi sa panonood ng series, sa paglalaro ng games kasi nga, adult na ako eh. Marami akong dapat gawin sa buhay. Instead na manood lang ng movies, maglaro ng games. Hirap maging adult, no? Ganito pala yung maging adult. Wala rin akong mga nightlight na yan kasi nga 30 years old na ako eh. Tapos na ako dyan. And sa bar din naman ako nag-work. So parang ganun na rin yun. Although I know it's different pero I would rather spend my money kasi sa travel, sa food, sa coffee. Pero that's just my opinion lang naman. I know na magkakaiba tayo ng mga lifestyle. And as long as you're having fun, then that's totally fine. As long as everything is balanced, then why not, diba? So to summarize, ang total cost of living ko dito sa Thailand is umaabot din siya ng 25,000 baht. And I know yung iba sa inyo mas mura pa dito or mas higher pa dito. Pero okay lang yon as long as nag-enjoy tayo, may savings tayo para sa future, and dapat balance din talaga lahat. So yeah, hanggang dito na lang and thank you so much for watching. Thank you so much for everything and see you guys next time. Goodbye! Sumasisiguro mo talaga na safe, faster, okay, let's... Hello, mic test. 1, 2, 3, mic test. Hello, kumusta kayo? Matagal yung tayo dito. Yeah. Good to be back.